And then, ito naman, a change in the wind. Ito yung pagbabago, mga kapiksino. Ibig sabihin nito, may mga pagbabagong magaganap sa buhay nyo. And this is so true because, sabi nga, diba, nothing is permanent in this world except change, no? So, ever-changing ang ating buhay, mga kapiksino. Positive or negative, depende sa inyo. Kayo lang yung makakaalam kung positive or negative yung mangyayari. Depende sa inyo, depende sa pattern of thoughts nyo, mga kapiksi. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong April, para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks, guys. Ito yung para sa life messages or spiritual messages. Ito naman yung para sa life messages, and then ito naman yung para sa love life, mga kapiksi. Combination ng positive and negative energy, guys, general reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kung ano yung message na naka-resonate sa inyo, guys, take that message, okay? So, unahin natin tong spiritual message for you, Capricorn. We have Goddess Freyja, bold. Unleash your adventurous side. Take risks and be daring. Okay, so ito y guys, in-encourage kayo ng inyong mga spirit guides na maging matapang, maging adventurous. Don't be afraid to take risks. Don't be afraid to try new things, mga kapiksi. Kasi hindi nyo naman malalaman yung resulta hanggang hindi nyo susubukan, di ba? Walang mangyayari sa inyo kung kinakain kayo ng takot, mga kapiksi. Kumbaga parang pwedeng marami kayong plano sa buhay, pwedeng marami kayong gustong gawin, pero sometimes hindi nyo na nagagawa, hanggang isip lang, hindi na nagagawa ng action sa 3D dahil sa mga doubts, dahil dun sa mga fears. And kapag naging habit natin yan, na palagi na lang natatakot, palagi na lang nagdududa, baka hindi, yun nga, hindi nyo pa nagagawa. Pinapatay nyo na agad yung mga pangarap nyo, okay? So, be daring, mga kapiksi. Again, sabi ko nga, hindi nyo malalaman yung resulta kung hindi nyo susubukan. So, mas mabuti na yun na nag-attempt kayo, nag-try kayo, and mag-fail. At least, meron kayong ginawa. Kaysa naman dun sa hindi nyo pa tinatry, failure na kayo because hindi nyo sinubukan. At least, kapag sinubukan nyo, there's a chance na mag-succeed kayo. And when you try, dapat sabayan nyo siya ng mindset nyo na magiging successful kayo. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa message na yan. So, ito naman, guys, yung para sa ating life messages. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna to, guys. Video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman, guys, ngayong 2024. Mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, mga kapiksi. And good news, no, dahil ngayong March until March 31, guys, ilang araw na lang natitira, magbibigay ako ng free 1 pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, guys, sobrang ganda niyan. And meron din tayong email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayo, guys, na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com.
So, ito yung mga life messages naman para sa inyong comment down below, guys, kung saan kayo message naka-resonate. We have a change in the wind and the thinker. Itong guys, thinker, no? Pwede siyang positive, pwedeng negative. Depende sa perception nyo or depende sa thinking na ginagawa nyo. Kapag kayo ay nag-overthink, mga kapiksi, negatively, syempre negative din yung impact niyan sa inyo. Pero kung kayo ay nag-overthink positively, of course, positive din yung impact niyan sa inyo, mga kapiksi. Because kung ano yung iniisip nyong totoo, whatever you perceive to be true, will always be pushed out in your reality, guys. Ibig sabihin ko ano yung pattern of thoughts mo, kung ano yung palagi mong iniisip, yun yung napupush out sa reality nyo, mga kapiksi, okay? So, yeah, make sure na, again, guys, make sure na kung mag-overthink din lang kayo, mag-overthink na kayo positively, mag-overthink kayo ng mga desires nyo, mag-overthink kayo ng mga bagay na nagpapasaya sa inyo, mag-overthink kayo ng mga goals na gusto nyong mangyari sa buhay. Use your imagination, even if it's not true right now, it can be pushed out in your reality as long as palagi mo siyang ginagawa, mga kapiksi. Alright? So, you should watch out for your mental diet, guys. And then, ito naman, a change in the wind. Ito yung pagbabago, mga kapiksi, no? Ibig sabihin nito, may mga pagbabagong magaganap sa buhay nyo. And this is so true because sabi nga, di ba, nothing is permanent in this world except change, no? So, ever-changing ang ating buhay, mga kapiksi. Positive or negative, depende sa inyo. Kayo lang yung makakaalam kung positive or negative yung mangyayari. Depende sa inyo. Depende sa pattern of thoughts nyo, mga kapiksi. So, ask yourself sa isang buong araw. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo sa isang buong araw. Kada gumigising ka, sa buong maghapon hanggang gabi, ano yung pattern of thoughts mo, kapiksi? Ikaw ba yung tipo na mahilig magreklamo, mahilig mag-alala, mahilig ma-stress, mahilig mag-worry sa mga nangyayari sa buhay mo? O ikaw ba yung tipo ng tao na mahilig magpasalamat, mahilig mag-imagine, mahilig mangarap, mahilig mag-daydream ng mga nais mo sa buhay? Kasi kung ganun, kung mahilig kang magpasalamat, mag-daydream, mangarap, of course, in return, as a consequence, maaring positive yung maging balik niyan sa iyo. Pero kung ikaw yung mahilig magreklamo, mag-stress, ganyan, of course, as a consequence, negative din yung magiging resulta niyan sa buhay mo. Okay, so ang pagbabago ay nakadepende sa iyo. Kung minamalas ka ngayon, kung puro problema ka at bighati, no? Hindi magbabago ang buhay mo hanggang hindi nagbabago ang pattern of thoughts mo. So, yan yung palagi nyong tandaan. Ang pagbabago sa buhay mo ay magsisimula muna sa'yo, sa iyong isipan, sa pattern of thoughts mo. Kapag ka nagbago na yun, at saka lang maaaring sumunod yung iyong physical reality. Alright? Okay, so comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And then, yung last message naman natin is para sa love naman, guys. Love messages. And habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash the screen yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinipixitaro@gmail.com. So, ito yung ating love messages para sa inyo, guys. Sobrang ganda ng mga images, no? Lalo na to kasi magkasama kayo. Tingnan natin yung mga message. So, una, ito, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. So, sa relationship, guys, no, wala naman tayong control sa relationship. Wala tayo. Hindi natin makokontrol yung person natin. And hindi mo rin makokontrol yung mga circumstances na nangyayari sa buhay nyo. No? And sometimes, hindi mo rin maintindihan kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun sa relasyon mo. Ang bait-bait mo naman sa kapartner mo, wala kang ginawa kundi mahalin siya,
pero sinusuklian ka pa rin ng kung ano-ano, di ba? So, hindi mo maaring hindi mo siya naintindihan ngayon, pero there's always a purpose behind it. Pwedeng nangyari yan sa iyo para matuto ka ng lesson para sa next relationship mo, hindi na ganyan yung gawin mo. Okay? May mga ganun. So, and hindi rin natin, wag na nating hanapan ng mga sagot, no? Yung mga bagay-bagay na nangyari. Tapos na yun, it already happened. We love and we also felt pain, di ba? Ganun talaga, hindi lahat ng love and relationship is puro kilig, puro kalandian. Sometimes, may pain na kasama yan. May sakit na kaakibat yan, mga kapiksi. But then again, it's the experience, no? It's the lessons na importante. And through those pagsubok, may mga blessing na marireveal din sa'yo, kapiksi. Alright? So, medyo malalim, yeah. Medyo emo. Pero, if you're hearing this, ibig sabihin, this message is for you. And then, we have sacred union. Honor and treasure your relationship. For it is truly sacred, especially sa mga married couples, mga kapiksi. Or even if you're not married, as long as you're together, mga kapiksi, kailangan yung ating relasyon and yung ating karelasyon and especially yourself, ginagalang mo pa rin siya as part of your union, mga kapiksi, as part of your relationship. Kasi, di ba, especially yung mga married couples, been blessed kayo eh, di ba? Meron yung blessing, yeah, meron yung mga blessing. So, it's sacred. So, dapat wag nating binababoy yung ating mga relasyon, no? Wag nating sinasalaula yung ating relasyon and yung ating mga karelasyon, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below, Capricorn, kung saang message ka naka-resonate. Dito ba sa spiritual message? Dito ba sa life message? Or dito ba sa love life messages? Comment down below, mga kapiksi. And ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.